Dapat to, maupo kayong lahat. Kayo ang boss ko. Ako na lang ang tatayo dito. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Namumuotan kong kahimanwa, marhay na banggi sa Indugabos. Hindi ho yata ubra yung sarong manggilang eh. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Alam nyo, baka dapat umpisan ko ho, ito na gano. Nung merong dalawang tao, gawin ko na hong tatlo. No? Yung una ho kasi si Butsabad eh, pero palihim pala siya. Tapos si Manny Mamba naman ho, taga Cagayan. At saka si Jesse Robredo, mga una nagsabing, dapat tumakbo ko ng national office. Sabi ko, ganun. Ako, ang dami natin, apat tayo. No? Pero para malaman, no, siyempre marami tayong kailangan paghandaan doon, sinubukan ko na rin. Kaya ba natin yung bugbugan na kampanyang buong bansa ang tatahakin natin? So mula ho Tarlac, tumuloy kami ng Tugigaraw, tapos sa dulo, Tuwaw sa Cagayan. Halos nasa tuktok na po ng mapa na Luzon yan eh. Tapos yung kabilang practice naman po, mula sa Quezon City, sa time, sa bahay po natin, hanggang dito sa inyo sa Naga, sa imbitasyon naman ni Jesse. Para subukan na natin, magpunta tayo Naga, halos balikan. Dahil gabi-gabi, wala tayong gagawin kundi biyahe ng biyahe ng biyahe. At sa totoo lang ko, no, parang makasabihin naman yun, nasa Naga ako, sipsip ako kay Jesse. Pero si Jesse ho, idol natin. Maraming bagay. Kunyari ho, yung naghahanap tayo ng matinong politiko, no? Kailangan ba talaga na kung ano nung, paano niya nilabanan ng lahat ng tukso? Paano ka man natiling matino, pero, di ba, maganda ang tayo mo, nare-re-elect ka? Talaga bang pwede tayong hindi maging trapo whatsoever? Si Jesse ho, sinabuhay yun. Alam po niya yan. No? Yung problema po ng informal sectors, malaking problema yan. Dito po sa Naga, pinakita sa amin, nasolba niya, no? Naresolba ang problema ng informal settlers. Pinagmamalaki nga ho. Alam mo yung mga nauna, naiayos namin ang tirahan nila, yung mga anak nila ang inaasikaso na namin, at pagkatapos pa nun, yung iba ho, binigyan ng livelihood para hindi na magsiksikan dito sa Naga para wala na pong informal settler. Madaling salita po, siya nagpakita sa amin na pwedeng maresolba ang problema ng informal settler, yung karanasan po niya ang ginawa nating template para gawin sa buong Pilipinas. Sa Iloilo nga ho, isa sa mga sumubok at talaga nagtagumpay kung saan yung informal settler may sarili ng tirahan, masaya sila, naiayos yung lugar kung nasan sila dati, pati raw po yung ilog sa Iloilo, nalinis, marami hong pagbabago nangyari sa Iloilo. Ulitin ko po, si Jesse hindi nagsasabi ng tsorya, talaga ipinakita niya sa Naga, ginaya natin. Kaya ulit, idol natin si Jesse at idol natin ang nagawa niyo dito sa Naga. At marami pa hong iba. Pero siguro naman ako, kung isa-isa yung ginagawa ni Jesse, baka ang tawag ko sa English eh, preaching to the choir. Alam na po inyo lahat ang nagawa talaga ni Jesse, di ba? Ngayon o, siguro iigsayo ko talagang talumpati ko ngayong gabi. Ha. Pipilitin natin, maski marami hong papel akong tangan. No? Sabi ho na nanay ko kasi nung araw, nung snap election, alam mo kanya, hindi ka kandidato. Kaya dapat huwag ka masyado mahaba magsalita. At palagi ko, tama naman po yun. Ya? Nandito tayo para pakinggan yung kandidato dahil yung kandidato ang ihahalal natin eh, sa Lunes. Yung mga tulad kong baliksaling pusa, no? Hindi na natin masyado kailangan pakinggan. Pero hayaan po nyo ko unang-unang magpasalamat sa inyo. Suportan nyo sa akin ang tumakbo ko senador, maski na nasa oposisyon. Suportan nyo sa akin ang pagiging pangulo. Doon po, maraming maraming salamat sa inyo po. Dahil sa pagtitiwala po nyo, no, natahak natin yung daang matuwid. Ano naman ang resulta ng daang matuwid dito po sa Camarines Sur? Puntahan natin, konti lang naman yung babanggitin ko, maski na apat na pahina na naman po yung hinanda nila. Sabi ko yung pinakamatitindi lang. Infrastructure po. Bago tayo naupo, 2005 hanggang 2010, ang nadalang infrastructure po sa Camarines Sur nagkahalaga ng 4.57 billion pesos. Okay? Noong tayo na ho nakaupo, ginawa naman natin itong 17.93 billion pesos. Halos apat na ulit po ang inilaki. Kabahagi na po dyan, yung Pili, Tigaon, Albay, Boundary Road. Nakompleto po, September 2014, halaga po noon 229.32 million. Meron na rin
mahaba ho, maraming karsada to. Siguro, sabihin lang natin, bahagi lang yan. 18,000 kilometers of national roads ang, dahil sa tiwala nyo, nagawa po natin sa loob ng halos 6 na taon. Sama na rin po natin 107,000 lineal meters ng tulay na paayos at nagawa ulit mula sa pahintulot po nyo. Pinalawak natin ang apron, iba pang pasilidad ng inyong Naga Airport. Isinaayos po natin yung San Vicente Port sa Caramoan, ang Sabang Port sa San Jose, Gatsutere, at yung Gatsuterena Port. Flood control po para sa Naga River. Ipinapaayos din ang bahagi ng Dayangdang at Peña Francia sa Kamaligan, sa Bula at Buhi, pati na rin po ang seawall sa Calabanga. Kanina po inapuntahan natin yung kanilang fish port at cold storage area at nakita po natin kung gaano yung inaasahang pag-unlad po dyan po sa lugar ng Calabanga. Inaprobahan na po ng NEDA Board, Pebrero 2015, North-South Railway Project South Line. Ruta po nito, Tutuban, Manila, Tukalamba, Laguna, hanggang Legazpi, Albay. Pinag-aaralan po ang posibleng i-extend hanggang sa Matnog, Sorsogon. No? Lalaktawan ko na huwi iba, no? Baka sabihin nyo, sa durman ako nagtataas ng bangko eh. No? Pantawid Pamilya, nung araw po, 2010, nung pagdating natin sa pwesto, 3,770 kabahayan lang ang natutulungan. Ngayon po, 112,898 na kabahayan na po para sa Camarines Sur lang po. Bahagi yan ng 4.6 million na tinutulungan sa buong bansa. Sa classroom po, si Manong Sol, magkasama kami sa Kongreso eh. Yeah. Pero nauna ho sa aking konti. Noong kada taon, no, ang pinaghahatian na classroom sa buong Pilipinas, 8,000. Okay. Pag nakakuha kang 8 classroom, medyo nagsipag ka na nun. Pag 10, tulad ni Manong Sol, magaling ka. Pag 12, naiuwi mo sa distrito mo, sobrang galing mo. Eko, 159 ng barangay ko. Sipin niyo, paghahatiin mo yung 8 classroom sa 159 na barangay. Pag upo natin, na-discover natin, kulang tayo ng classroom. Hindi pala totoo yung wala na tayong classroom shortage. Ang kulang natin, 66,800 na classroom. Ang problema po, yung budget, kaya suportan 8,000 classroom kada taon. 6 na taon ang binigay niyo sa akin. 8 times 6, di 48 po yun. Yun po ang magagawang classroom sa termino ng isang presidente. 48,000 classroom. Eh, 66 yung kulang. Di may utang pa ako pag alis ko dito. No? Eh, hindi ho pwede yun. No? Binigay niyo ako ng pagtitiwala. Sinabi ko sa inyo, di hamak na mas magandang iiwan kaysa dinatnan. Pinagtulong-tulungan po natin ang kasalukuyang nagawa, ginagawa at matatapos yung iba po first quarter next year, yung dulo. 185,000 classrooms na po. Yung dati yung 8,000 pinaghahatian sa buong bansa, sa Camarines Sur po, 4,058 ang bahagi nyo doon sa 185,000. Sa PhilHealth naman po, 1.74 milyong individual na ang saklaw ng PhilHealth sa buong Camarines Sur at meron na po tayong 93 milyong membro ng PhilHealth sa buong bansa. Pati po sa kuryente, 100% na po energized ang 475 target na sitio na naitala noong 2011, noong Marso pa ho, tapos na lahat yan. May kuryente na po silang lahat. Ulitin ko lang ho. Hirap po, parang eto ang tubig. Inaasam-asam ko po ng pagpunta ko dito sa Bicol, kakanta kami sabay ni Laila de Lima. Dahil yan ho, pambato namin talaga. Kami ho kasi sa pamahalang ito, masinop. Kung minsan naman noon, di ba parang, alam naman po niyo yung buho ko, mas makapal noong nag-umpisa tayo dito. Pag medyo na problema ng ito, mga siguro twice a year, magpa-party naman kaming konti para mailabas yung pressure. Eh dahil sabi nila, ako Kapampangan, yung Kapampangan ho hindi makunat eh. Pero pag pondo ng bayan, kailangan makunat. So hindi ho natin ginugugol doon pag nagdi-distress tayo. Wala tayong nakukuha ngayon mga sikat na entertainer. Kaya gumawa kami na sarili namin sikat na entertainer. Walang iba po yun kundi si Laila de Lima.
Pag niyayaan niyo, bibigyan kayo sample palagay ko, mamaya. Mamaya ko rin konti, pag mas malakas na konti yung palakpak eh. Oh, tama-tama pala. Mukhang may banda dito, Laila. Live band pa. Oh, dalawang banda pa yata nandito. Okay. Pero alam mo, si Laila ko talaga mahal kayo. Tapos pagbibigyan kayo niyan. Mga kasama, ulitin ko, no? Maraming salamat sa inyo. Ang dami nating nagawa, ang layo talaga na narating natin at nagumpisa yon dahil nagtiwala kayo sa inyong pong abang lingkod. At ulitin ko po, salamat sa inyo. Una sa tiwala, pangalawa, sa lahat ng hamong hinarap ko, sigurado ako nasa likod ko kayo kaya ang tapang-tapang ko po. Bigyan ko kayo sample lang kung bakit nga numipis yung aking buhok. Kakaumpisa ko, 2010, nagkaroon ng problema sa Korean Peninsula. Di umano, pinalubog yung isang barko ng South Korea. Pagkatapos nung kinanyon yung isang isla ng South Korea. Laman po ng ating media, malapit na magkaroon ng gera sa South Korea at sa Korean Peninsula. Anong concern natin doon? Meron po tayong, nung panahon yun, 50,000 kababayan nakatira, nagtatrabaho sa South Korea. Obligasyon ng gobyerno natin pangalagaan sila. Tama ho ba? Oh. So, siyempre, kung magkakaroon ng gera doon, kailangan natin sila ilikas. So, nung maliwanag na po yung problema, no, na ito na, naibahagi, nag-meeting po kami. Tinanong ko, paano ba natin ililikas ang mga kababayan natin mula sa South Korea? Air Force, meron ba tayong aeroplano mga gamit? Yes, sir, sabi ng Air Force. Anong aeroplano yan? Isa pong C-130. Ilan ulit ka ako? Isa po. Isang C-130. Okay. Ilan ang kayang ilulan yan? 100. Siyempre, nagko-compute po ako sa isip ko, 50,000 divided by 100. Okay. Gaano katagal ang biyahe? 4 oras. Total, hindi ho, 4 papunta at 4 pabalik. No? Tapos may 2 oras pa para isa kay lahat ng, di ba? Yung pasero, yung gamit nila. 10 oras kada 100, minimum. At inaasahan natin na hindi masisira yung isa nating C-130. Okay, okay. Siyempre, pag yung gera sa makabagong panahon, hindi humatagal yan. Yeah? Paspasan yan. Malamang isasara pa yung airspace pag nagkaroon ng gera doon. So, bago mangyari yung gulo, kailangan natin mailikas. Ang kagamitan natin, isang C-130. Sabi ko, mukhang delikado to. Ano pa meron tayo? Sabi ng Navy, sir, may barko tayo. Ba, okay, barko. Mas malaki yan. Ilan na kayang ilulan yan? 1,000. Iyan, 50,000 divided by 1,000. 50 trips, medyo mas madali-dali na yan. Okay. Gano'ng katagal ang biyahe? 10 araw. Sabi ko. Sa totoo lang ko, ha? Hindi ako nagbibiro sa inyo. Hindi ko na tinanong kung 10 araw papunta at 10 araw pabalik eh. Inisip ko na sana 10 araw minsanan, no? Para may 1,000 tayo ng 1,000. Madaling salita po, no? May problema, may kababayan tayo. Nalalagay sa panganib. Akala natin, parating, mababasa sa diary, marinig sa TV, sa radyo. Tila malapit na magkaroon talaga ng bakbakan dyan. Anong pwede natin magawa para matulungan sila? Noon po yun. No? Ngayon, hindi ko naman sinasabi, daan-daan na ang aeroplano natin bago. Pero meron na po tayong 5 C-130. 4 actually nandito na, may parating na isa. Barko, narinig naman po yung 2 nating wake, yung high endurance cutter, may 3 na rin parating. No? At meron na tayong landing craft heavy. 2 ho, nandito na. Ay, 5 na, nandito. Galing hong Australia lahat yan. At marami pa hong ibang listahan. Pero baka sabihin na naman yung nagtataas ako ng sariling bangko. Wag. So, dagdag ako pa po. No? Alam niyo bakit ko nabanggit yan? Palagay ko, alam naman natin lahat, yung pagiging presidente mahirap. Pag merong reklamo, no? Sabihin sa'yo, sana naresolve mo to bago ko pa dinulog sa'yo. Ako, okay yun ka. May problema ka, kailangan nalutas ko na, hindi ko pa alam may problema ka. Pero ang ngingiti-ngiti ka na lang, sige po. Okay. Okay. Pero hindi ho yun ang pakay ko ngayong gabi. Alam naman po nyo, no? Itong taon na to, ika-30 anniversary ng EDSA. Tama po ba? At alam ko, dito sa Kabikulan, dito sa Naga, talaga naman nanindigan kayo laban doon sa batas militar. Okay. At ako nagugulat to, doon sa mga survey na nagsasabi, yung isa na tila po forma maging diktador at yung isa naman na anak ng diktador na sinabing wala silang pagkakamali
ang mataas sa survey raw. Sabi ko, ang bigat naman ito. Kung kailan tayo nagse-celebrate ng anniversary ng pangkalaya natin, yung mga tila magbabawas ng kalayaan natin, ang nangingibabaw, ano ang nangyari? Okay. Ibahin ko yung tanong. Mali ba, no, na nung araw 780,000 na kabahayan sa buong Pilipinas natutulungan ng Four Peace? May mga probinsya po, tulad ng Batangas, tulad ng Cavite, tulad ng Basilan, at may mga iba pa hong probinsya, wala hong tinulungan ni isang kabahayan. Mali ba na nung tinahak natin yung Daang Matwid, ngayon meron na tayong 4.6 million na buhay na binabago? Pamilya ho pala yun. Hindi pala yung buhay ng individu lang. Okay. Resulta, 7.7 million na po ang naiangat sa poverty line. Bagitin ko yung kwento ng isang aling nakausap po namin, 4P na membro sa Pampanga. Sabi niya sa amin, at pagtitipon po doon, sabi niya, isa akong ina na may 7 anak. Iniwan ako ng mister ko. Iniwan sa akin ang pagpapalaki ng lahat na anak namin. At ang pinagkakakitahan ko ay yung patinda-tinda. Alam mo nyo sa Tagalog, para klaro ho tayo, no? Pag sinabing, ano bang trabaho mo, nagtitinda, araw-araw yun. Regular na trabaho. Pag sinabi yata yung patinda-tinda, ibig sabihin nun, minsan nagtitinda, minsan walang kinikita. Okay? Pero na sitwasyon mo, 7 anak ang palalakihin mo, paano mo gagawin yun? At yung storya nitong aling to, siya lang ba ang may kastoryang ganun? Gano'ng karaming istoryang ganyan sa Pilipinas? At sa lahat nga na nangako, pagagandahin ko buhay nyo, tayo ho, pwede natin masabi, siya tinulungan natin. Tinulungan natin at siya na mismo nagsabi sa 7 anak niya, 3 na raw po nakapagtapos at may permanenteng trabaho na may katulong na siya para palakihin yung 4 pa nilang kapatid. At ito pa ho maganda. Di ba kadalasan pag may lalapit sa atin, tulungan po niya, wala akong makain, bubunot ko sa bulsa mo. Nakwento nga ni Mel, nasa si Mel? Si Mel Sarmiento ho, mayor dati. Sabi raw sa kanila, ano ba yung kahulugan ng PTA? Di ba PTA, Parent Teachers Association. Pag nagkaroon ng meeting, uwi raw yung anak doon sa kanila. Pupuntahan yung tatay. Pagkita-pagkita sa tatay, sasabihin, patay, tatay, ambaga na naman. Tama ho ba yun? Isipin nyo, sa Four Peace, wala ang hiningi ni isang kusing sa atin. Pero 4.6 na kabahayan, katumbas ng 23 million Pilipino, ang tinutulungan na natin ngayon. Now, walang pabigat po. Masama ba yun? Masama ba na ang ekonomiya natin lumaki ng 6.2% average growth, pinakamalaki po for the past 40 years? Masama ba na tinatawag na tayo ngayong Asia's Bright Star? Dati ho, Asia's Sick Man. Masama ba na nakapatayo tayo at tinatayo yung 185,000 na classroom na yan? No? Bakit ko nabanggit lahat to? Dahil, di ba, ako ho, para sa kalayaan. Ako po, tawag ko sa inyo, boss ko. No? Naging presidente ako sa pahintulot nyo. Yung ginagawa ko, paniwala ko, yun ang gusto nyo mangyari dahil kayo ang boss ko. Yung kabilang pangkat naman, oh, baliktad natin. Ha, puro diktahan ang usapan doon. May isang, di ba? May ibibigay siya sa'yo. Siya mamumuno. Siguro maganda, gamitin ko na yung mismo sinabi niya. Oh. Bagitin na natin, no? In-interview ho, si Mayor Duterte. Pagkatapos nung kanyang sorti raw ho yata sa Bataan at sa Zambales, tinatanong siya, no? At ito nakuho namin sa broadcast ng GMA. Tinanong siya, sabi raw ni Senator Trillanes, no? Tinanong raw Senator Trillanes, pag nanalo si Digong Duterte, anong gagawin mo? I will move to impeach him. Tinanong ngayon si Mayor Duterte, ito sinabi, ano masasagot niyo dyan? At ang iko-quote ko po, pag impeach ako, sabi ni Trillanes, di sarahan ko yung Congress, di wala na mag-impeach sa akin. Okay. Makikita pa ho yata ito sa internet. Eh. Balikan nyo, kung may duda kayo sa sinasabi ko. Dagdagan ko pa ba? On whether he would violate any law should he choose to abolish Congress once he wins. Sagot ho niya, what do you mean by law? Lahat ng, tapos hindi niya tinuloy. Tapos, dinagdag niya, all law erase dyan ang ikaw ang manalo. Pag ikaw ang manalo. Ulitin ko, all law erase dyan pag ikaw ang nanalo. Pag natalo ka, patay ka.
Every revolution that succeeds, siya ang tigas. He now becomes the authority. Eh, siya na yung, tapos di ho tinuloy. Tapos maya-maya sinabi, tingnan mo si Marcos. Pero kanya, Marcelo yun, iba yun. At yung huling parte, whether his plan to abolish Congress is a form of dictatorship, wala, wala. Ako na Congress, ako na ang presidente. Diktador ka talaga. Sabihin ng congressman, bakit mo naman kami isasara? Tapos nagmura ho, impeach kayo dyan, nagmura ulit, maniwala naman kayo sa ugok na yan. Okay. Magbasa ho tayo ng saligang batas. Maghanap tayo ng kapangyarihan ng presidente i-abolish ang kongreso. No? Mula ngayon, hanggang pagbalik ni Kristo, wala tayong mahanap sa saligang batas na ganung poder. Bakit? Ang sistema po natin, tatlong branch, di ba? May judiciary, may legislative, may executive. Oh, lahat sila binigyan ng kapangyarihan para siguradong hindi mga abuso yung dalawang branch. So, co-equal branch ho sila. Patas-patas. Magbabantayan kayo para wala abusado. Dito ho, di ba? Pag dumating ang panahon, nananalo si Digong Duterte at ginawa niya to. Pag may nagreklamo, sabihin niya, teka muna, sinabi ko sa inyo, yun ang gagawin ko. Ba't kayo nagre-reklamo ngayon? Kung papayagan pa tayo magreklamo. Di ba? Kaya nga diktahan eh. Okay. Ngayon, siguro tanong dito, eh kung maganda naman ang intensyon niya, baka okay na rin yan. Matanong ko lang ho, sino ba sa atin na may alam ng intensyon niya? Kailan niya sinabi ang mga plano niyang gagawin sa Pilipinas? Konkretong plano. Baka hindi ko lang ho nakikita. No? Kanina ho, napanood ko yung mga ad niya. Nasabi doon sa dulo, let's fix this country. Sabi ko, ano kaya dapat ayusin sa bansang ito? Hindi ko sinasabing perfecto na po yung bansa natin. Ha? Pero, di ba, kung may ayusin ka, kailangan alam mo muna kung ano yung ayusin mo. Susunod doon, paano ba natin ayusin? Kami ho, pag nagsasalita, no, wala akong niminsan sinabing, akong gumawa nito, akong gumawa niyan. No? Pag kasalanan, no, ako lang ho, may kasalanan nito, ako dapat sisihin. Pero pag may tagumpay po, parati kong sinasabi, tayo ang gumawa nito. Dahil sa totoo lang, no? Ulitin ko, lahat ng hamong inabot ko, kung hindi ako kung may kumpiyansa na nasa likod ko kayo, eh baka tumupi na rin ako doon. Kung talagang pakirindo ko, nag-iisa ako. Pero damandam ako kung hindi ako nag-iisa. Kaya buong tapang ko hinarap lahat ng hamon na yan. So, siguro suriin natin, no? Sabi lang, hanggang ngayon, may mahirap pa. Wala naman ako sinabing ihalal niyo ako, ubos ang mahirap sa Pilipinas eh. No? Eh bakit to? Kasi pwede ka bang itong araw na to, pulubi ka, bukas, multimillionaire ka? Pwede siguro yun, kung nanakawin mo. Pero kung gagawin natin matino, ano ba ginawa natin? Ano ba yung pantawid pamilya? Panatiliin mo yung anak mo nag-aaral. Pag nakapagtapos siya ng high school, 40% ang dagdag nakita niya. Ngayon na may kakayahan na tayo, pwede na natin ituloy hanggang college. At sigurado ko, itutuloy ni Marion, scholarship sa college. Ano ibig sabihin nun? No? Kanina po, nasa Albayo ko. May isang bata po doon, 4-piece na membro. Nasa college na po siya, DOST scholar pa. Second year na siya ng mechanical engineering. Kung hindi ho, dahil sa 4-piece, kung hindi dahil sa scholarship, hindi siya nakapagpatuloy ng kanyang mechanical engineering. Baka hindi ba nakatungtong na college. Ngayon po, scholar siya, valedictorian pa, nung nag-graduate. Yung tinulungan natin unang batch na high school, mga lampas 13,000, kulang sa 14,000 ang honor student na hindi man dapat sana nakapagtapos ng high school. Yung dalawang nagsalita para sa lahat, ang sabi nila, no? Nag-apply sila sa UP College of Engineering, natanggap sila sa quota course, bigyan natin ng 3-4 taon, engineer na sila ng bayan. Tumutulong na po sa atin lahat yan. Yung mga tinulungan natin sa TESDA, no? 9 million course graduates po yan. Okay. Pag pumasok, isang kurso na lang, yung para sa BPO, yung mga call center. Unang taon na magtrabaho nung nag-graduate doon, at 72% na po yung placement rate natin. Unang taon pala na nagtatrabaho yung tao, magbabayad ng buwis. Pangkarniwan po yan. Pagbayad niya ng buwis, bayad na yung ginastos ng gobyerno para paaralin sa doon sa kursong yun. Ibig sabihin, taon-taon may pagkakataon na may pagbigyan na naman tayo ng parehong pagkakataon. At habang dumadami na dumadami yan, lumalakas ang kakayahan ng gobyerno, tulungan ang lahat sa kanilang problema. So, ibig sabihin po, no, yung matino,
no, na pangako na iaangat sa kahirapan, tulad ng anumang bagay mahalaga, di ba, pinaghihirapan. Hindi pwedeng ngayon mangmangka, tapos sa isang gabi, may diploma ka na. Yung diploma, pwede ho pala yun, kung bibili ka raw sa ilang tindahan sa rekto. No? Pero kung hindi ganun, na gusto mo talaga matuto, siyempre, di ba, K-12, di ba, high school, college. No? Pero ang punto ho nito, bigyan kayo, tulungan kayo ng may oportunidad at isagad ang oportunidad na para umasenso kayo. Yun ang ibig sabihin ng iangat natin, ang katayuan ng bawat isa. Tulitin ko ako, 7.7 million na Pilipino po na iangat na sa poverty line. So, balik ko tayo. Para bang ang sinasabi ng mga katunggali, no, ni Mar, ni Lenny, pag sila nandyan, magiging magandang Pilipinas dahil magiging perpekto parate ang desisyon nila. May sama ng tapang at malasakit. No? Tanong ko, ang tao hindi ba nilikha? Kung nilikha ka, pwede ka bang perpekto? Kung hindi ka perpekto, paano ka gagawa ng perpektong desisyon parate? Tama ho ba? So, masakit ito. Hindi man sinasabi sa atin, magtiwala kayo sa akin eh, nung katunggali. Yeah? Ihalal niyo ko, patungo saan? Ako may alam nun. Anong gagawin mo pag nandun ka? Basta ako masusunod. Yeah? So, madaling salita. Kung anong, para maintindihan natin sila, baligtad rin natin kami. Kami yung baligtad nila at sila baligtad namin. Kung natuwa kayo sa ginawa natin sa daang matuwid sa 6 na taon, ba, di ba dapat tuloy natin to at palawakin natin to? Kung hindi naman kayo natuwa, kunan natin yung baligtad. Ngayon, ang problema lang ako, ah. Yung nag-eksperimento na tayo nung Marsalo, nung araw. Yung taong nagtatag nun, nasa 7 taon na po ng 2 termino niya. Matatapos na yung 2 termino niya. Bigla naisipan yung Marsalo, nagkaroon pa siya ng bonus na 13 years. Okay. 13 lampas doon sa 2 termino niya. 21 years. No? San tayo napadpad? Kaya na magsabi, tama ba na lumobo yung utang natin mula 4 billion naging 192 billion? Tama ba na lumaki ang problema natin sa rebelyon ng komunista? Totoo bang lumawak ang kaguluhan sa Mindanao sa loob ng pamamahala nila? Talaga bang umabot tayong sick man of Asia? Talaga bang, di ba, para naging ambisyo na lang ng Pilipino makalaya sa Pilipinas? Yan ang ibabalik nating eksperimento. Maawa naman tayo sa sarili natin. No? Alam mo nyo, yung 12 taon po ko eh, nung dumagsak ang Marsalo sa atin. 56 na po ngayon. 44 years na po tayong kadami ng mga magulang natin. Medyo nakikihalo sa usapang politika. Buhay politika po ng bansa natin. Siyempre, hindi nyo maaalis sa akin. At 30, tapos na po yung mandato nyo. At 30 ng Hunyo, baka makatikip naman ako yung buhay na tahimik. Pero hindi ho mangyayari yan. No? Habang may banta, nababalik tayo sa sistemang isa lang ang sikat, isa lang masusunod, isa lang ang tama, isa lang ang hindi magpapaawat sa lahat ng gusto niyang gawin. Babalik tayo sa ganong sistema. Maawa naman tayo sa sarili natin. Siguro sa pagtatapos, no? Alam naman po nyo, hindi na ako nalagay sa tahimik, no? Pero meron na nung mga pamangkin. At pag may mga araw na talagang bugbog na bugbog tayo sa problema ang tinatalakay natin, pag nakita ko yung mga pamangkin ko o sino mang bata, gusto kong harapin mata sa mata yung bata at masabing sinisigurado namin hindi nyo magiging problema ang mga problema ang pinagdaanan namin. Pipilitin namin na iba ang mundo nyo. Tadhana namin, daanan yun. Hindi naman dapat tadhana nyo ang ulitin yung pinagdaanan namin. Kaya doon ho nagmumula. Ano ang ambisyo ko? Iwanan ko di hamak mas maganda kesa sa dinatnang ko ang ating inang bayan. Ngayon, no, paalala lang, may magagawa ba si Noy Aquino mag-isa? Simula, wala ho, kung nag-iisa ako. Sa Lunes, pag boto ko, pare-pareho boto natin. Isa lang ang bilang nun. Pag may nangyaring maganda, isa rin tayo sa kabilang siguro. Nung tumulong, may magandang mangyari. Pag sumama ang sitwasyon, sama na rin po ko doon sa may kasalanan kung bakit sumama ang sitwasyon. Pero mali naman nung siguro sabihin, solo ko. Di ba?
pare-pareho natin obligasyon to. Pare-pareho natin responsibilidad to. Tayo hong nagtipon ngayong gabi dito, baka hindi na ho dapat masyado mahaba ang kumbinsihan. Pero paano ho yung wala dito? Yun ang kailangan natin tuktukan ng mga puso. Yun ang kailangan natin lapitan. Yun ang sabihin natin, baka naman gawin yung biro-biro yung eleksyon sa Lunes. 6 na taon ang minimum. No? Na pag nagkamali tayo, 6 na taong minimum ang purusa. Pag tama naman, di 6 na taon, masagana at ginawa tayo. Hindi pwedeng gawin biro-biro yan. Pag tinanong ko, bakit si Maros ang dapat iboto? Ba si Maros, di nangako magbibigay ng trabaho, ginawa lang, hindi na nangako. BPO industry, 1.3 million ang empleyado ng diretsyon ngayon, times 3, times 4 yung indirect, $25 billion ay tutulong sa ekonomiya natin nung inumpisahan ni Maros na hindi ba nangakong bibigyan ko kayo ng trabaho. Sabi ng isa, 3 to 6 months, tatapusin ko ang problema ng krimen. Sabi ko, pinaghalo ko palang Batman at Superman. Nagbago na rin ko ngayon, isosuppress na lang. Si Maros, nag-isip bilang kalihim ng DILG ng iba't ibang paraan para tuglagang scientificong pababain ang problema. Okay? Tulad po nung tawag lang, one time. Naalala ko tuloy, pangako nga nila, ilang mamaya kakanta siya para sa atin. Pero yung one time, big time. Simple lang ho yung one time, big time. Merong mga most wanted sa isang probinsya. Isa-isahin dati ang style, isa-isa mong huliin. May warrant of arrest. Pag hinuli mo yung isa, yung iba matutulog, uy, mainit sa atin ngayon, takbo tayo. Hindi na naman natin mahanap. Yung one time, big time, sa isang lugar, miminsanin lang, miminsanin po, pag-serve ng search warrant, pag-aresto sa lahat. Resulta ko, mga halos 2,500 ng most wanted na kriminal sa buong Pilipinas, arestado na. Ito pa maganda ho, dahil nahuli yung most wanted, sila yung mga mastermind, yung galamay hindi makakilos, ang bilis buwabaksak ng crime rate pag nawala yung pasimuno. Maros na naman po ang nag-umpisa niyan. Pag pinag-usapan ko si Lenny, palagay ko mas kilala niyo si Lenny sa akin. Yeah. Pero siguro kailangan ko ng pagdiinan. Si Lenny, lahat ng dahilan pwede niya sabihin para sabihin, pwede ba? No? Naging nanay na ako, tatay. No? Pwede ba? Meron pa akong pinag-aaral. Pwede ba, sinalo ko na nga noong 2013 para magkabuo-buo tayo dito. Pwede ba maghanap na lang kayo na ibang ibabala sa kanyon? At sasabihin natin, o nga naman, ang dami mo na malasakit sa atin. Nag-graduate ka bugasan, nag-pau lawyer ka, tapos nun yung NGO work mo 15 years na puro yung mga nasa laylayan ng lipunan tinutulungan mo. Pero ganun ho talaga, yung kabusila ng kalooban ni Lenny, na mas mabigat na naman yung papasukan, hindi ho matras. Yan ang tapang talaga. At pinaka-importante, tunay na malasakit para sa kapwa niya. Pag tayo naligaw na landas, hindi natin binoto si Mar, hindi natin binoto si Lenny. Naku po. No. Yun na sa kabilang panig, parang parating nagsasalita. Ay. Ibig sabihin ho, meron sikat, tagabigay na lahat ng biyaya sa lahat. Pag ayaw tayong bigyan ng biyaya, wala tayong karapatang magreklamo. Ay dito na ho tayo sa siguradong partner natin. No? Kadamay natin itong dalawa, tutulungan tayo. No? Maabot lahat ating inasamasama.